Hi mga karagarag, welcome back to my vlog. Isang napakabongga, napakayelong umaga sa inyong lahat mula dito sa Doha, Qatar. At mabilis ang vlog lang to dahil isang oras lang yung alis ng amo ko. So kailangan itudo na natin yung pakikichismisan sa inyo. So nahirapan ako dito sa bago kong paandar sa ating menopausal distraction look. Ito yung pinadala ni Mayor. Expectation versus reality. O diba, nahirapan ako dito sa patagilid na bangs ba? O. Oh, Rapunzel kay buhok si Kuragan today, purya gaba, gwapa kay Kuragan. Oy, muragi kumot sa baki ang dagway. So, ito doon na natin to. Ito yung mga latest ganap ngayon na pinag-uusapan sa social media. Mabilisan lang dito talaga to. At isa na nga dito ang pinost na ng The Isis and Queen ang kanilang mga kandidata na kung saan lalaban sa mga national pageant, kung saan nila to itsapwera talaga, kung saan nila to itapon ba. O dito ka sa Binibining Pilipinas, sa Miss World, sa Miss Universe Philippines 2022, diba ganon yung magiging sistema sa kanilang patalikod system, sa kanilang post sa social media. Hindi ko alam kung sino yung mga kandidatang yun. Alamin na lang natin next month kasi magpo-post yan sila na nakaharap na hindi na patalikod, di ba? Ganon. Pero sa nakikita ko naman sa mga picture, isa lang yung nahulaan ko dyan. Andyan si Pauline. Yung taga-Bohol ba? Hirap pa sa'yo na apelido niya kasi foreigner. Foreigner ka, siya apelido dahi. Kayo na maglagay kung ano yung ano. Tapos spelling pa ng kanyang apelido. Ang hirap pa ano, i-spell. So, yun, excited ako kung sino yung mga kandidata ng The Isis and Queen na ilalaban nila sa national pageant. At yung mga ano, inaabangan din ng mga pachismis ngayon na pinag-uusapan. Alam natin na hindi na dapat natin itong ipag-uusapan. Kaso nga, di ba, magpapadala pa tayo ng kandidata sa Miss Grand International 2022 na kung saan gaganapin sa Indonesia. Sabi ko nga, susuportaran ko yung pambato natin but not the organization. At eto na ang revelasyon. Ay, mga karag-karag, mabuo ang job ko. Kaya kahapon nga, napanood ko yung interview ni Miss Supranational 2021 si Miss Namibia ba? Namibia, sa kanyang radio interview na kung saan sinabi niya na ang top 5 pageant talaga is Miss Earth. Panoorin nyo na lang, hindi na lang ako yung mag-reveal, no? Nahirapan pa ako sa papabangs kong patagilid. So panoorin nyo ang video na to. Please explain to us, what is Miss Supranational? Miss Supranational is one of the big 5 Grand Slam international pageants in the world. It's together with Miss Universe, Miss World, Miss International, and Miss Earth. So it's one of the big 5. And the word supranational means without borders, global. Si Angkor ba parang sinapal to the left, to the right, to the left, to the right dahil sa naging revelasyon ni Miss Supranational Namibia tungkol sa top 5 best pageant ba. Tapos hindi napasama yung Miss Grand International. Suko na po kay si Angkor. Napost na naman sa kanyang IG story na ano, ng nakakawindang na post ba na hindi talaga niya matanggap. Ay, kahatay dyan si Angkor. Puro naging siya, giyango-ango siya lang yung national director na talagang, siya lang yung may-ari at saka national director na talagang pumapatol ba na hindi talaga niya matanggap, no, na yung pageant niyang basura is hindi talaga mapasama sa best top 5 pageants. Suko kayo siya. Uy, nakaingon na. Nabasa ko yung ano niya ba, IG story niya na talagang mafe-feel mo talaga yung insecurity niya, yung gigil factor niya na bakit iitsapwera lagi yung beauty pageant niya, di ba? Parang hindi ka ba magising? Wake up, uy, sampal to the left, sampal to the right, yung paghilamos daw. Kasi hindi talaga mapasama yung ano mo, beauty pageant mo sa mga bigating ano, best pageant sa whole galaxy, bitawang kay Wajud. From judging lang daan, thumbs down na. Sa paghahanap mo pala ng winner, thumbs down na, di ba? Mawindang ka sa kanya, kaya hanggang ngayon gigil talaga siya, lalo pa ngayon na sa revelasyon ni Miss Supranational na Bibi. Alam na natin, di ba, medyo may pagkakairingan ang Supranational at ang ibang mga beauty page, ang Miss, hindi oy, sa taga Milky Way pala to yung ano, may iringan sila tungkol sa Miss Supranational winner na hindi nakasama yung ano, taga Milky Way. So yun, di ba, BFF sila sa national director doon, kaya yun, kampi-kampira na silang angkol og si ano, Jed Madila ba. So yun ang mga karag-karag, natawa talaga ako. At congratulations at kudos kay Miss Supranational Namibia ha, kasi talagang oy, voice out kay siya, oy, as in wala siya talagang pak
ako, di ba? Tapos narinig ni Uncle, boom, sabog. Suko na buga siya. So yan lang mga karag-karag yung mga latest chismis na pag-uusapan natin ngayon na trending siya na nakapost talaga sa mga social media platform. At excited ako sa mga nireveal ng The Isis and Queen sa mga kandidatang ilalaban nila sa national pageant. At happy ako sa naging revelasyon ni Miss Supranational Namibia tungkol sa top 5 beauty pageant. At yan ang mga karag-karag ano ang masasabi niyo sa naging revelasyon ni Miss Supranational Namibia tungkol sa top 5 pageant at hindi na ipasa, napasama ang beauty pageant ni Uncle, ang kanyang beauty contest ba. So, that's all for today mga karag-karag. Have a good day sa inyong lahat. Balik na ta. Kesus, maabtan ta sa itong amo din. Nag-wig-wig na ta. Hindi ko talaga maayos yung wig ko ngayon dahil nga nagmamadali ako kasi baka biglang dumating yung amo ko. Yan ay si trinay ko lang kung gaano ba ka Diyosa si Kuragan sa ano, Diyosa ng kapangitan. Diyan na mo. Uy, bye-bye na. And bye-bye. Nahirapan dito talaga ako dito. Oh, yung mga... Ah, oh, ano ka ngayon sa brosas? Oh, Mama Sam.